Hi everyone! Ang pag-uusapan natin ngayon is about nail prep. Ano nga ba ang nail prep at bakit ito importante? Isa sa mga pinaka-importanteng step natin sa isang enhancement service ay ang nail prep. Ang nail prep or nail preparation ay ang step kung saan nililinis natin ang kuko at inihahanda natin siya para sa isang enhancement. Ang nail prep ang nagpapaganda, nagpapalinis at ang pinaka-importante sa lahat, nagpapakapit or nagpapatagal ng enhancement ninyo sa kuko ng kliyente nyo. So, start na tayo. So, lagi ako nagsisimula nang nililinis ko ang kamay ko at ang kamay ng client ko. So, first step ko, gagamitan ko ng sunny spray ang kamay ko at kamay ni client para malinis at matanggal ang mga oils and moisture na nasa kuko niya. Itong spray na gamit ko ay walang halong moisturizer dahil dapat natatanggal na natin sa prep agad ang oils and moisture na nasa kuko ni client. Next is, magre-remove na tayo ng cuticles and dry skin ni client. Pwede kayo mag-dry manicure, meaning hindi nyo nagagamitan ng cuticle remover or cuticle soak si client. At magpe-prep kayo using bits or drill. Pero ako kasi sanay ako gumamit ng cuticle remover and gusto kong gumagamit ng cuticle remover para mabilis ko matanggal agad yung cuticles. Gumagamit naman ako ng pang-dehydrate ng nails, so gagamitin ko siya later. Kaya kahit gamitan ko ngayon ng cuticle remover si client, tumatagal pa rin yung nails na gawa ko. Kung mapapansin nyo, ang cuticle area lang yung pinupush ko. Dahil pag pinush ko yung buong kuko ni client, ninipis ang natural nails ni client. So, unnecessary step ang pag-push ng buong kuko dahil wala naman tayong dry skin or cuticle sa gitna ng nails natin. Para sa mga beginners, kung hindi nyo pa alam, ang cuticles natin ay yung mga parang plastic o yung mga dry skin na nakadikit malapit dun sa eponychium area ng kuko natin. At ang eponychium naman ay yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na dry skin na laging nininipper ng mga technicians natin dito sa Pilipinas. So may mga bansa na hindi inaalaw ang pag-remove ng eponychium dahil ito ay isang living skin. Dito sa Pilipinas so far, wala pa tayong regulation about removal nun, kaya ginagawa natin siya. Pag nagninipper naman ako, sinusubukan ko lagi na tuloy-tuloy ang removal ng dry skin para hindi ito aangat pag natapos na ang service ko. If hindi naman masyadong mahaba yung kuko ni client or wala naman ako masyadong babaguhin, minsan hinuhuli ko na yung nail shaping. So, ang kasama sa nail shaping is yung clipping and filing process natin. May mga techniques din tayo with filing para mas madaling mag-file at also para hindi madaling maputol yung kuko ni client. Pero sa isang video na yun about filing. Itong nail shaping process, pwede nyo siyang gawin sa start or sa end. Next is buffing. So si buffing ang ginagawa niya is pinapantay niya yung kuko. So itong buffer na ginagawa ko ngayon is nagme-make sure lang ako na walang mga bulky areas dun sa nails ko. Ang pagpa-buff ay nakaka-remove din ng oils and moistures ng kuko. Meron tayong next step which is etching. So hindi ito usually kailangan na sa mga bagong products ngayon. But if ever hindi pa kayo sanay at gusto nyong mas kumapit yung mga products nyo, pwede kayong mag-etching. Ang ginagawa niya is ginagasgasan niya ng konti yung kuko nyo para mas kakapit yung enhancement na ilalagay nyo. Ginagamit ito dati sa mga lumang klase ng acrylic. Pagkatapos natin mag-file and mag-buff, i-remove ko na yung mga dust gamit yung brush kasi baka mamaya kumapit pa to dun sa enhancement na ilalagay natin. Pwede rin kayong mag-spray ng sunny spray or alcohol without moisturizer. Isa pang step na pwede nyong gawin sa pagpe-prep nyo ay ang pagpunas ng acetone sa kuko ng kliyente nyo. Ang acetone ay nakaka-dehydrate lalo ng kuko ng client. Pagkatapos nun, lalagyan ko naman ng nail dehydrator ang kuko ni client. So, nasa pangalan naman niya, ang ginagawa niya is dinidehydrate niya yung nails natin.
So, bakit kailangan mag-dehydrate? Kasi pag very oily yung kuko ng client mo or yung kuko ng lalagyan mo ng enhancement, syempre, hindi kakapit ang enhancement mo. Parehas sa primer, isang coat lang usually nilalagay ko unless super oily yung nails ni client, and then ilo-lock ko yung kuko. Pagkatapos natin mag-coat ng dehydrator, ang next naman is ang fuse or ang primer natin. Yung iba may bonder pa. So ang fuse or primer, ginagamit natin ito para mas kumapit yung ipapatong natin na enhancement. Itong Cuccio fuse ko is for gel polish. So ang ginagawa niya is gumagawa siya ng isang layer kung saan mas pinapakapit niya yung gel doon sa nails natin. So konting tip lang bago kayo mag-start ng prep nyo. Unang-una, huwag niyong kalimutan na mag-apply muna kayo ng nail form or nail tips bago kayo mag-apply ng dehydrator and primer. Ang rason nito kasi is pwedeng mag-react si primer dun sa nail tips na gagamitin nyo. Pag nag-react kasi si primer dun sa nail tips, pwede siyang mabali, matunaw, or mag-crack. Isa pang rason kung bakit inuuna natin si nail tips and nail form is kasi baka mahawakan nyo yung kuko or yung natural nails habang naglalagay kayo ng nail form at nail tip. E di mawawala yung bisa ng pinag-dehydrate nyo. So ang next tip ko naman sa inyo is kahit anong mangyari, huwag kayong papayag sa client nyo if ever na-request niya na wala ng cleaning. Kasi ang prep or ang cleaning natin is importante yan. If ever nagpatong kayo ng enhancement sa taas ng dry skin, pag yung dry skin na yon umangat at natanggal, sasama yung enhancement nyo. Sayang yung pinaghirapan nyo, sayang yan lalo na kung napakaganda pa naman ang gawa nyo. Lagi nyo tandaan na hindi tumatagal ang enhancement ng walang proper prep. So huwag nyong kakalimutan yung steps na to and good luck sa gagawin yung mga enhancement. So, pag may mga additional questions kayo or may mga gusto kayong itanong sa akin, pwede nyo akong i-message or i-comment nyo below. Sinusubukan ko naman mag-reply sa lahat ng messages nyo. Kung umabot ka sa part na to, thank you for watching my video. Please subscribe, like, and share it to your friends. Thank you so much!